Hello guys, welcome to my channel. Sa araw na ito ay tututukan natin ang kahalagahan ng tamang pagpaplano at pagmamahala sa paggawa ng trade name o landmark na batay o angkop sa tsuryang kaalaman na nakuha sa paaralan at mga karanasan. Ang pagpili sa mga kasangkapan at materyales ay napakahalagang elemento upang makabuo ng napapanahon, maayos at matibay na proyekto. Sapagkat di maaalis na bilang serbisyo publiko, ang kahalintulad natin ay isang goldfish na nakalagay sa isang transparent bowl kung saan lahat ng kilos at galaw ay nakikita at namamanmanan. Guys, samahan niyo ako sa maiksing presentasyon ng pamamahala at pagpaplano at paggawa ng nabanggit na proyekto from project conception to project implementation. Siyempre naman guys, sasandig tayo sa mga pagtatayang teorya na may pagpapahalaga sa engineering value at nararapat na ibatay natin ang paggawa ayon dito sa batayang pangkaranasan. Dapat daw mayroong kapartida ang mata. Yan po ang unang-una na dapat nating ikonsidera. Pangalawa, ito ay may angkop na halagang paglalaan, maituturing na mabigat na batayan sapagkat isipin ninyo, kinakailangan nating ikonsidera ang pagiging epesyente sa pagpapatugma ng pundo na katanggap-tanggap sa panlasa ng masa. Sa panahon ngayon, nauso na ang mga kagamitan, kalimitan ay disposable, na dahilan din ng akumulasyon at pagdami ng mga waste na nakasisira ng kapaligiran. Isa pa, nababawasan ng maaring wala ng engineering value ang isang bagay o mga proyekto. At syempre, kinakailangan matibay ito dahil ito ay ginawa at binantayan sa ilalim ng pamamahala ng isang enhinyero. Ang mabigat, maaaring maisip natin na contradiction ito sapagkat kinakailangan gawin natin ang proyekto na kadepende sa materyales na available sa lugar samantalang naglalayan tayo ng isang maganda, matipid, matibay at maintainable na proyekto. Gumamit tayo ng mga styrosheets bilang molde ng matibay na konkretong litra at matulis na bagay na pinangguhit upang magmukhang makulay na bato ang harapan nito. Hindi na po natin idinitalye ang mga kaganapan sa paggawa at maaari po nating pag-usapan ito at talakayin sa mga susunod na pagkakataon. Ayan, makikita po natin na kung paano ginawa yung molde upang siya pong pagtakaan ng mga matitibay na konkreto na siyang ginamit para po sa paggawa ng trade name na ito.
You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. Bigyan niyo ang ating mixing presentation sa araw na ito na tumalakay sa construction of trade name Made Easy. Open po ang inyong lingkod sa mga suggestion at mga pagtutuwid kung sakaling pong meron kayong napuna o sadyang kinakailangan. Sa mga susunod ay pipilitin natin tumalakay at dadako tayo sa iba pang engineering field at sisikapin po natin na maipaliwanag ito in layman's term para po ma-relate natin yung pong tsuri at saka po yung actual. Sapagkat ako po ay naniniwala na kapag ito ay ating pinagsama, tuloy-tuloy po ang ating progreso at kaunlaran. Maraming salamat po sa inyong lahat.